Mayong gabi, welcome sa panayam sa Pangulo. Ako si Aksyon Jan Sapio sa Aksyon Radyo Iloilo. Una-una po, kunan po natin ang opening statement ng ating mahal na Pangulo, si Her Excellency President Gloria Macapagal Arroyo. Ma'am. Mayong gabi, John. Kagmayong gabi sa inyong atanan, sa atong mga opisyales, diri sa Iloilo, si Governor Tupa, si Congressman Defensor, si Mayor Yi, kag si Barangay Captain, ang atong mga host diri sa atong si Barangay Captain Montecado, ang atong mga host diri sa Tiring, kung diin ga inaugurate kita sang 15,000 botika sang barangay sa atong pungsod. Thank you po. Ma'am, alam po natin na bago lang kayo kagaling-galing sa 8 araw na state visit niyo po sa mga partners natin in trading and investment. Pwede po ba natin malaman yung mga magagandang balita natin, okay, sa ating mga kababayan? Sining atong biyahe upod sa atong strategy to engage the global community? Una sa tanan, agon makabenepisyo ang atong ekonomiya. Sining atong mga biyahe, bisan pa sa anay, mga biyahe anay, nakabulig sa pag-secure sa mga importante nga trade opportunities kag foreign investment, nakabulig sa aton na maka-achieve sa 24 quarters or 8 years of uninterrupted economic growth. Kag amo naman ang nagabulig sa aton nga okay pa kita bisan may ara world economic crisis. So sining atong biyahe subong sa United Kingdom, ekonomiya ang atong tuyo. Kag may ara imbitasyon halin sa The Economist, isa ka importante nga economic publication, kay maayo nga ang Pilipinas subong siling sang The Economist is one of the top 10 emerging market destinations in the world subong. So that was a very important honor for the Philippines. Kag naghambal naman kita sa mga laing-laing mga investors, bag-o nga investors, kag expanding investors, agod siguraduhon ang ilang investment plans tungod kay susubong, tungod kay miara global economic crisis, sini mga korporasyon gapili, sometimes they cut off some of their investments, so we have to make sure that we are not among those cut off. So ari subong si Secretary Peter Fabila, Peter, no, sino-sino yung mga investors na nakausap natin na na-encourage natin para ituloy yung kanilang plano na pinag-iisipan, pero para mapipilit sila na gumawa ng desisyon. Thank you. Yeah, ang isa sa mga malaking kumpanya na nakausap ng ating mahal na Pangulo sa London ay yung Bronze Oak. Oo, ang atong first ethanol plant sa pungsod. May ara ethanol plant ang Bronze Oak sa Negros Occidental. At magkakaroon po sila ng expansion. Ito ay pinahiwatig nila sa mahal nating Pangulo. Maglalagay sila ng bagong integrated bioethanol sa Central Luzon. At na-identify nila yung Kapas. Ano? Ito po ay 6 billion ang kanilang investments. At magkakaroon din pa sila ng panibagong distilleria sa San Carlos rin, ng another 1.5 billion pesos expansion sa San Carlos. Expansion. Tapos meron din po tayong yung T-Mobile. Ito po yung pinakamalaking phone subscriber sa United Kingdom. Parang ating Globe at saka Smart ipagsama. At pinili po nila ang Pilipinas over the other offshoring centers like India. Dito po nila ilalagay sa kamay nilaan yung offshore services nila. Sa kanilang customer operations, kasama na po yung accounting at saka auditing functions nila, no? So, yan po, magandang balita yan. And then, yun pong isa sa pinakamalaking nasa minerals, yung Rio Tinto. Oo. Apat kasi ang malalaki niyan. Number four sa buong mundo. Kasi sa top four biggest mining and most responsible mining corporations in the world, tatlo ang nasa Pilipinas.
ang isa wala pa ang Rio Tinto. But they tried to come here many, many years ago, but they did not find a friendly environment. So subong interesado sa liwan. Yes, ma'am. And then yung FCF Metal Exploration, isang malaki din yan sa Northern Luzon, ang kanilang proyekto. At maglalagay sila ng humigit kumulang $250 million. Metals Exploration. Metals Exploration. Now, we met them the first time in my previous visit to the United Kingdom in a business breakfast. So, nag-ari sila, they started to do a feasibility study worth $50 million. Yes. And now, they're putting in, after our talk, $200 million to continue. Yes, ma'am. Ito kayong sikpa. Isa ring malaki yan na ipinahiwatig kay mahal na Pangulo na itutuloy na nila yung investments inaprubahan na ng mga ating mga ahensya. At saka isa pa maganda sa ano, doon sa Metals Exploration, di ba Peter? Doon sa iyong investment seminar, nagsalita sila. Yes, aha. Nagkaroon kami and they gave a testimony to why they like doing business in the Philippines. Aha. Kinikilala sa United Kingdom na ang Pilipinas ay isa sa pinakamagaling na ekonomiya dito sa parting rehiyon nito, lalo na sa Southeast Asia. At saka sabi nila, sa kanilang mga proseso, getting all their permits and everything, walang corruption. That's right. That was a good testimony for our country. Very good. Thank you. Lapakan po natin ating kagalang-galang na Pangulo. Madam President, yung isang purpose na nagpunta kayo po dito sa Iloilo, ito pong pag-inaugurate ng ika-15,000 na butika ng barangay. Ano po ba yung status ng butika ng barangay ngayon? Well, una sa lahat, to, sa tanan, halin pa sa 2001, ginhamdon na nato nga magnubo ang presyo sang bulong. And salamat sa ato mga congressmen, may aral na kita sang cheaper medicines law. Apan, bisan sa itong wala pa, sining lai, nagabaligyan ng gobyerno sa mga bulong katunga sa presyo diri sa mga botika sang barangay kag botika sang bayan sa mga sokali pila kalibo na in fact subong gid ang atong event ang inauguration sang 15,000 botika ng barangay diri sa barangay Tiring sa Cabatuan. Tungod sa atong mga paninguha, nagsunod naman ang mga pharmaceuticals. Naghimo sila sa mga generics, kag mga branded medicines like RightMed, nga nagdubo naman sa presyo. Kagsubong, sama sa nahuma na ang lai sang cheaper medicine, bilang sabat nila sa atong ginpalihog, tanan mga pharmaceutical companies, luwas ang isa, nagboluntaryo sa pagkubos ang presyo sang 16 ka klase nga bulong nga kasagaran ginabakal sa mga pobre. Sa tong isa na hindi nagboluntaryo, ginbutang nato ng iba pa klase sang bulong nila sa idalom sang maximum retail price. So, John, agod makabulo naton ang status kaga ang bulig na nagikan sa nahalin sa butika sang barangay. Magtawag kita sa mga beneficiaries nga sa gikan sa mga iban nga lugar kundiin may ara na nga butika sa barangay kag ngano ang bulig sa ila. So let's have Lorna Cabidoy. Lorna, mayong gabi. Ikaw Lorna unsang imo? Ikaw usa ka housewife? Oo, may ara ka pa ba na? Wala. Wala. Medo. So, balo. Pila ka bata? Lima. Lima. Kag, ang ilang mga edad, mga bata? 26. 26 ang kamatanda. Ang youngest? 18. Ay, so, makatbulig na. Makatbulig na sa imo. Okay, anyway. So nakabulig ba ang inyong barangay? Ang imong barangay gibuangan sa Tigbawan. Hindi, diregit sa Tiring. Tiring, Cabatuan. Cabatuan naman. Kabatuan. Okay. Pero laing barangay. Sa kabilang laing barangay. So may araw na barangay, buti ka sa barangay sa inyong barangay. So nakabulig nakabulig kaniyo. Sa mabaratong presyo sang bulong, garantisado pa.
Amogin. Detektibo. Okay, very good. So, Tani, ang mga taga-diri sa Tiring, makabulig naman sa ila ang bagong butikas ang barangay.